Hey guys, welcome back to my channel. It's Sophie, and for the part 2, I will be showing you kung ano yung damit and yung toys ni Yuki. Binilhan ko siya ng sando na pang baby. Kasya naman din niya, and suot niya yung isa ngayon kasi tatlo yung binili ko. So ito yung first design, and ito yung second design. Meron din akong binili na terno, which is sa Shopee ko lang din siya nabili. Ito, and ito yung match niya na shorts. So ayan. Meron din siyang dalawang onesies, which is sa Stitch. So ayan. Ito yung sa likod niya. And si Garfield. So ayan siya. And ito yung likod niya. So si Yuki, marunong na siyang mag-pee sa pote niya. Pero binilhan pa rin siya ng diaper. Kasi hindi niya pa kayang bumabang mag-isa sa kama para pumunta sa pote niya. And para hindi na din naiistorbo sa gabi. Right now, meron siyang tatlong klase ng diaper. Yung dalawa, EQ, which is small and large. So small kasi nung una, akala ko small din siya sa diaper na pang baby dahil small lang siya sa diaper ng pang dogs. Nakita ko na medyo masikip. So I changed sa large, which is super okay and mas okay yung fit sa kanya. Yung third type naman is binilhan ko din siya nung dog diaper talaga, which is yung wrap lang na para sa male dogs. So eto yon, tatak niya is Dono. Ayan yung bagong packaging niya kasi yung una kong nabili before is pure red lang siya yung packaging and walang indicator yung dati. So eto, merong indicator pag puno na yung diaper. Ayan siya, and dito lang siya binubuksan. Wrap lang to sa belly niya. Kung gusto niyong makita kung paano ko ginagawa sa kanya, panoorin niyo yung first video namin. Ito yung indicator niya. Kung nakikita niyo, itong line na to, yung yellow. And kapag puno na yung diaper, nagiging color blue to. So, yun yung indicator. Kapag puno na, color blue na siya. Meron din palang isa pang diaper si Yuki, which is ito. So, ito yung may butas for the tail. Kinagamit ko lang siya just to secure yung mga diaper niya na pinakita ko nung una. For the last part, yung mga toys naman niya. So, ito yung pinakaunang toy na nabili ko. Yung ball. Binili ko siya sa Pet Matters. And, squeezy siya. Ayan. So, ito, gustong-gusto niya. And, ginagamit ko din pang kuha ng attention niya. Kaya lang, napansin ko na hindi niya kayang i-chew or hindi niya kayang squeeze sa mouth niya dahil nga baby pa lang siya. Naghanap ako ng mas fit sa size niya. Ito yung nahanap ko na okay din. So, ayan siya. May tali siya and kapag naglalaro kami, usually dito siya and pinupull namin yung toy. So, parang tug-o-war. Nagustuhan niya kasi kaya niyang kagatin. Sa mga toys niya, ito yung favorite niya. So, ayan siya. Mahaba yung rope niya. So, dito talaga yung tug-o-war. Dito talaga nagaganap yun. Gusto niyang nakikipaglaro kapag eto. And kapag siya lang mag-isa, titigilan niya. Pero kapag nilapitan mo siya para maglaro, gustong-gusto niya. So, ayan yung buong toy. Ito naman, pang-train ka sa kanya, yung bell. Ito, kapag gusto niya ng water dahil syempre hindi siya marunong bumaba ng bed dahil maliit pa lang siya. Ito yung pinagtitrain ko. Pinapabell ko sa kanya bago ko siya bigyan ng water para masanay siya. Like the usual bell lang. Ganyan lang siya. To be organized, lahat ng damit and toys ni Yuki is nilalagay ko sa basket or dito para hindi din nakakalat. Lastly, after ng mahaba-habang paglalaro, meron siyang pillow. So, okay to, ginagamit niya din madalas. And syempre, kung may pillow, meron din bed. Ito yung bed niya. Nakikita niyo na malaki naman siya. Kaya lang, ayaw niyang ginagamit dahil siguro mainit din. Mas gusto niya sa kama kasi mas naabot siya ng lamig ng aircon. There you have it. Yan na lahat ng gamit ni Yuki. For parents, always take care of your fur babies. And if you have suggestions and advices, feel free to comment down.
down below. If hindi mo pa napapanood ang part 1, just click here. Don't forget to click the like button, subscribe to my channel, and hit the notification bell para maging updated sa mga susunod pang video. Bye!